Okay. All right. So magandang gabi po sa inyo mga kapwa Filipino. Kamusta po kayo ulit? At syempre, good morning po sa bawat isa sa atin, lalo na yung mga nasa labas ng Pilipinas, 'di ba? At ito naman tayo sa ating live streaming and ito po yung ating channel na kung saan ay Pro Filipino, Pro Philippines. Alright, so dito po tayo ha, itong topic natin, and malala ko lang, di ba, naging topic natin nung nakarang linggo bago ko atakihin itong aking ngipin at yung naging busy sa trabaho, eh, yung tumaas ho yung mga bilihin, di ba, tipong out of control, na ano ba naman ang naging issue lang, nagkaroon ng bagyong Ulysses. Eh samantalang bago magbagyong Ulysses, meron tayong mga naunang bagyo dyan, hindi naman natin dinanas to. Diba? Na kung tutusin, mas madaling mag-justify kasi bagyo season yun eh. Oh. Tapos eh, nitong wala nang bagyo, dumaan yung Disyembre. Eh, alam naman natin pag Disyembre, taasan ang presyo because of the law of supply and demand. Diba? Napakataas ng demand, gagawin naman ng iba, bababaan ang supply kung kontrolin. Oh. Doon sa may Mindoro, sabi nga nito ni Nigel Ramil, kwento ng asawa niya sa kanya, doon naman daw ho, medyo fair naman ang dating kasi nga po, mahal din po ang benta ng mga ano ng mga farm sa mga baboy nila. Kaya ho, ang presyo doon may kataasan. Well, that's fair. Di ba? Ang mahirap ho kasi yung tipong gaya ng ginagawa sa mga taga-norte, ginagawa rito sa may Montalban, Rizal, bibilhin yung produkto sobrang mura. Pagkatapos ibibenta rito, ilang kembot lang eh. Nasa ano ka na, palengki ka na ng ano, ng tawag dito sa may Commonwealth. Nasa Litex ka na, ang laki ng palengki dyan. Diba? Tapos malapit ka na rin dyan sa Balintawak. Ang laki ng kinikita ho ng ano, ang laki ho ng kinikita ng mga trader. At salamat naman po kay President Duterte kasi in-address niya yan. Oh, so magkano ngayon ang presyuhan ng ano sa kanyang itinakdaho na 60-day price cap? Doon ho sa baboy, para ho yan sa mga pork at saka yung mga poultry products dito ho sa NCR. So yun pong ano, yun pong parte na tinatawag na pigi ng baboy o yung kasim, eh 270 na lang ang kilo, kada kilo, 270 per kilo. Imagine, umaabot ng 400 yan. So, ang laki, halos kalahati ibinaba. Tapos, ito namang, ano, liempo, yan, 300 pesos na lang ang kilo. Tapos, etong manok, aba, 160. So, medyo naging malapit ng konti doon sa 120 nung nakaraan, 130. So, ngayon, 160 kada kilo. Diba? Yan ho yung political will. Bakit? Aba, eh, matindi rin hong ma-measure itong mga hoarders ng supply. At wala naman yan eh. Kung ako kung isa sa kanila, bibilhin ko yung mga baboy, mga manok, ng maramihan. Kakatayin ko na yan. Pi-freezer ko yan. Limitado pagsusupply. At kausap ko rin yung mga tropa na supplier din. O di, diba? Yung mga kasama sa kartel. O di, kontrolado yung supply. O, kita nyo naman ho, walang nakaangal. Diba? Walang nakapalag, walang nakaangal sa utos ng presidente. Alam na nila eh. Alam niyo ho, ba't hindi na ho umaangal yung mga yan na tinatamaan? Kasi ho, nasanay na sila. Na pag inutos si President Duterte, dalawa lang ang ending mo. Either sumunod ka at tumubo, lumaban ng tama sa negosyo o mawalan ka. Yun lang yun eh. Nakita na nila kasi yung lesson sa ABS-CBN. So alam niyo yung mga negosyante, nag-iisip din yan. Diba? Kastumayo, magandang umaga sa inyo dyan sa Colorado. Alright, and then, so yan, 60 days. Eh, kahit 60 days yan, napaka-importante yan. Come on, dalawang buwan yan. So, February, and then hanggang March, so, eh, sapat na panahon yan para yung mga alaalaga, eh, medyo napalaki-laki na. At makapag-supply na rin ang mga panibago, di ba? And then for the side of our Department of Agriculture, dapat naman kasi, tinatrabaho naman nila ng maigi rin, tulungan itong mga magsasaka natin. Diba? Bigyan ng mga kagamitan. Diba? Bukod sa mga kagamitan, bigyan, tulungan sa teknolohiya. Yan. And then yung mga lupain na pwede naman hong ma-convert. Diba? Sabihin na natin, wala na ho tayong kapatagan.
Hindi na ho pala yung tutubo doon, subdivision na. Eh sa bundok, pwede pa nating i-develop eh, di ba? Katulad dito sa Baguio, di ba? Sa rice terraces. Oh, kung pwede naman yung mga pag-aaring kabundukan dyan na, di ba? Kesa naman sa ikwari ng ikwari yan, makinabang eh, ilang tao lang. Oh, eh, bakit hindi ho i-develop yan na magagamit bilang pataniman ng palay? Pero ho, pag-aari ho ng gobyerno dapat ha, state-owned farm. Okay? Dapat ho ganun. Para magpalit man ho presidente, hindi ho apektado yun. Diba? Unless gago yung ipalit natin. Tayo ho na pumipili ng presidente. Diba? So sisiguraduhin na talaga natin. So, having said that, na matino yung presidente, napapalit, o di tuloy-tuloy yung programa, diba? Dapat pag-aari ng gobyerno. Kontrolado ng gobyerno, teknolohiya, diba? Mag-employ ng mga mahuhusay na mga tawag dito, yung mga graduate ng agriculture para rin, kasi importante yan eh. Kung importante po ang engineering, ang programming sa darating na panahon na bagong reset ng ekonomiya, eh, importante din po ang agrikultura. Yan. Okay, so yan ang kailangang i-address dito ng ating gobyerno pa para maging sustainable yung ating ekonomiya na nagmumula ho rito sa farming. Okay, sa agrikultura. Ngayon, ito naman pong Manila Water. Diyos ko, anong ginawa mo, President Duterte? Tinakot ni President Duterte. Naalala niyo yun? Ah, galit na galit siya at pinagmumura niya itong mga ito. Papatayin daw niya eh. Yung mga may-ari ng mga negosyo ng mga water concessionaries natin. Dahil nga, imagine, saan ka nakakita na kapag hindi nila nakuha tubo nila, ba? Taong ano, gobyerno magbabayad. At ito namang si Pinoy, hindi sila pinagbigyan. Kasi pumapalaga mga tao na mag-i-increase pa eh. Diba? Wala na kang tubig, mag-i-increase pa kayo. At lagi na lang ganun ginagawa ng Maynila at Manila Waters. So pinigil. Ang ginawa nito, hindi namin nakuha tubo namin. Nagreklamo, panalo sila sa Singapore sa arbitration. O, sinisingil, ilang trilyon sa gobyerno. O, di yung pinagmumura sila ni President Duterte. O, harapan silang pinagbantaan. O, ano ending? Kaya usap, hindi na po namin kukunin, sisingilin yung pera. Hindi na po namin yan. Kasi una, nilekturan sila. Magnegosyo kayo, may risk. Manalo-matalo negosyo. Dito, walang yung masabi lang na may investment. Diba? Panahon ni ano yan? Kanino ba yan? Diba? Ramos, extension yan. Panahon nito ni Gloria Arroyo. So ngayon, ang ending, eto ho. Kulang na lang tayo ng Maynilad. Hindi pa gumagalaw. Trabaho kasi nila to eh. Yung dapat nga ho, ito, nagtatayo sila ng mga water treatment facilities. Yan. Dito ho sa may Araneta Avenue, kanto ng E. Rodriguez. Okay, pagkagaling po kayo ng Cubao, yan, sa kantong yan, meron ho silang facility dyan, meron silang STP. Yan. At iniisip ko nga, hindi kaya yung iniinom namin tubig galing sa kanal namin, tsaka galing sa ilog. Yan. Meron silang water treatment facility. And I'm not sure, maganda pag may drone, no? Pwedeng pa tira iba sa ibabaw, makita natin kung talaga nagpa-function. Eh, kasi baka mamaya, bodega na lang pala yun. Hindi natin alam. Di ba? Pero importante ho. Uy, ito pa pala ho ah. Nilagay ko ho pangalan dito ni Jose Almendras. Kasi siya na ho yung pinaka CEO ng Manila Water. Ito ho, maganda ho track record ng taong ito. Bago ho yan pumasok sa politika pala, noong 2010. So, naging ho siyang presidente at COO hanggang March 30, 2009. Yun yung panahon na ito pong korporasyon nakakuha po ng 100% customer satisfaction rating. Bihira ho yan sa mga ganitong klase ng mga ang tawag dito, mga public public commodities. Diba? Bihira ho yan. Meralco, tignan mo kung makakakuha. Maynilad, tignan natin kung makakakuha. Diba? Pero ho, itong Manila Water nakakuha at ngayon ho, siya na naman po ang bossing dyan. Diba? So magaling to. At saka
tawag dito, noong 2011 po, na-recognize din siya ng World Economic Forum. Sabi nga rito eh, as the new sustainability champion. Oh. Kaya hindi ho nakakabigla na makiisa siya sa paglilinis ng San Juan River. Yan. Kasi isa pa, kailangan nila ng mga panuplay ng tubig eh. Yung tubig na nalilinis nila, pwede nilang nilinis nyo na lang din. Ba't di nyo pa ibenta, di ba? Hindi nyo pa pagkakitaan. Yun yun eh. Oh. Magaling ho sa diskarte ng negosyo itong si Jose Almendras. Mabuti na lang at siya ho ngayon ang pumalit doon sa nag-resign. Kasi nag-resign yung dati matapos silang boljak-boljak ni President Duterte sa ginawa nila na kontrata. Naalala ninyo no, nasangkot pa si Drilon na question niya. Sabi kasi, ito ho kasi si Drilon may kasalanan ng lahat, dapat nilang sisihin eh. Mr. President, huwag yun naman ang pakialaman itong issue ng mga water concessionaries natin. Eh, naghinala tuloy, teka, ano problema ron? Are you one of those who drafted the contract? Yun ang tanong sa kanya. Hindi po, sabi niya. O di lalong binusisi, inaral, plus nandyan pa po yung nung araw pa nag-aaral na. And I'm giving credit and kudos to Bernadette Herrera C. ng bagong henerasyon party list. For a decade, nakikipaglaban na siya. Pero wala akong pumapansin sa kanya sa Kongreso. Lalo nung panahon ni Pinoy. Nakikipaglaban siya. Wala rin akong pumapansin. Panahon ni PGMA, ganun din po. Dating city councilor yan ng Quezon City sa District 1, kila Bingbong Crisologo. Yan. Hanggang sa naging congresswoman siya ng party list niya mismo na bagong henerasyon. At effective siya. Yun. Alam mo naman ang presidente natin, siya yung presidenteng nakikinig eh. O di yan, na-balljack tuloy. O di ba? Ang laking pakinabang. O ngayon, tutulong pa. Hindi naman talaga itong tutulong na kusang loob eh. Kung hindi, ito ho ay bahagi kasi talaga ng obligasyon nila. At ang nakakatuwa ho, eh, makakatulong na sa kanila, sa kanilang kumpanya, sa Manila Water, makakatulong pa rin ho sa taong bayan. Kasi ho, ito pong ilog namin, na San Juan River, yan po ay ano yan, dyan ho nagbabagsakan yung mga kanal-kanal, yung mga estero, yan, diretso yan ngayon. May kita nyo rito sa may tapat ng SM Santa Mesa sa boundary ng Quezon City at ng lungsod ng San Juan. Eh, napakalaking ilog yan. At kapag ka-summer time, naku po, ano yan, natetengga tubig yan, ang baho ng lugar na yan. So, ididredging po yan. Palalalimin yan. Yung panahon ho ni PGMA na may dredging operations dyan, ibabalik nila. Panahon ho kasi ni Pinoy, lahat ho ng effort sa ilog na paglilinis, inabandon po yan. For 6 years yan. Maging yung dito sa may Quezon Avenue na tulay, nawala rin yan. So, ngayon ho, ibabalik yan. Alright, and then, eto pa. Mga bakuna, magdadatingan. Napag-usapan natin to kanina. Diba? First quarter, it's just a matter of time na lang. Hintay-hintay tayo kasi siyempre, kailangan laman naman ng mga bakuna. Hindi ho yan, hindi ho yan magic. Diba? So, kinakailangan niya ng panahon para makulture yung mga mikrobyong gagamitin para ho sa bakuna na ituturok sa atin. Pero pinakamahalaga rito, na-address etong issue dyan sa bakuna na kinapapraningan at ginagamit nitong mga mapagsamantala. No? Kalabanin lang ang presidente. No? I-issuehan pa itong Sinovac. Ito rin naman ho kasing may problema rito eh. Kung bakit ba naman kasi nagbigay agad noong November pa ng estimate kung magkano na libo yung halaga. O dinadali tuloy sila, yun ang ginagamit. Diba? Ending-endingan, magpapantay lang naman din pala ang presyuhan ng Indonesia at saka ng Pilipinas. Diba? Kasi ito rin naman ang lukulukuhan ng mga, pagiging lukuluko ng mga detractor ng presidente. Bakit nila iba backtrack doon sa November o December pa na mahalang presyo, hindi ho ba? Alam nyo, dapat ang mga senador na to, katulad nila Angara, ang gawin nila, gayahin nila si Congressman Marculeta na ang ginagawa ay nagre-research muna. Inaaral niya muna bago niya
harapin ang isang topic. Para ho, hindi lang ho mag-stand out siya, kung hindi talagang meron siyang karapatan, meron siyang key na i-address yung usapin na yan, lalo na during sa committee hearing. Di ba? Oh. Ngayon, congratulations sa mga Dilawan. Iyak na kayo. Ha? Eto na, may bakuna. Ayaw nyo, di ba? Oh, bumili kayo. Mas maraming Filipinong deserving. Ang yayaman nyo naman eh. Huwag na kayong umasa sa gobyerno. Ah. Kinakalaban nyo naman eh. O di, kanya-kanya kayo ng bili. Di ba? So, ito naman tayo ngayon. Ito hong sa UP Diliman. Yan. Ito picture na to, grabe. Nakakapanghilabot ho yan. Kung titignan yan sa malapitan. Yan o. Oh. Biglang tingin kanina, ang impression sa akin eh. Ano to? Tinutuon nila yung pagsusunog. Ah. So, ipi-play po natin yung video rito. Ah, let me share this. Alright, so, okay. So, loading na siya. Ayun, ito yung UP professor. Ito ho ay si Professor GERRY LANUZA. Yun. And after this LS, meron ho kong i-upload din po na video na nagpapatunay na talagang, talagang komunista tong lokong ito. Yun. Pinupuri niya pa si Joma eh. Mamaya ho yun after this LS. Ipiprepare ko lang yun. Nakalkal ko, 2015 pa yun. So, hindi ito nagsimula lang na nagalit sa presidente, bagkos talagang may pinaguhugutan ang kulay nito. Eto ho. See, mismo ho sa bibig niya na nanggaling, di ba? Universidad ng mga nagpoprotesta, universidad ng mga rebelde. Oh. Kaya nga sabi ko, talagang sa hanay talaga ng UP, kinakailangan itong repasuhin. At alam niyo ho, identified naman na talaga ng AFP. Sino-sino itong mga taong ito? Di ba? Imagine ha, estilo. Yung argumento niya sa simula pa lang, ginagalit niya ang kalooban. Kung sa bagay, itong mga to, talagang galit. Pero meron ho kung gustong ipapansin sa inyo rito. Wala. Okay. Ito ho, sa bandang itaas, pansinin niyo po. Estudyante pa ba to ng UP? Lola na. Yung mga yan ho. Ano yung dinadala nila dyan? Junk terror law. Stop state terrorism, KTL, mga ganyan. So tuloy natin. Ito pa ho ay bago natapos to, he calls for a unity. Tuloy natin. Sa ginawa, sa sekretaryo ng isang, pinakita lamang niya na mas matindi ang kalupitan,
kalupang, ang kabangisan ng estado nito. Siyang Manila, tumiklop sa LFS. Napulitang umuko. Gumawa ng accord kay Sonia Soto. Si Ramos, napulitang din. Umuko. Pagkawalo, nagkaroon ng accord. Grabe. Sobra hong believe, di ba? Hindi ho believe sa kanilang pagiging komunista kung hindi po sa pag-claim sa UP. Grabe, di ba? Gaano man kapasista ang estadong ito. Ah, in general, lumuluhod sa UP. At syempre, shout out nga pala dito kay ano, kay Pascual Buena Channel. Ayun, so special request niya, so I granted immediately. Alright, so maraming salamat po sa pagbisita. Lagi ko pong binibisita ang channel nito ni Kuya. Ito ho tungkol dun sa mga, yung buhay nila araw-araw dun sa, ano ba yun, Jubail, Saudi Arabia. Yan. At ang kinakatuwaan ko palagi dun, yung mga ligaw na kalapate, na alam niyo ho yun, sobrang mahal na mahal niya. Hinahanda niya ho ng mga kanin araw-araw. Pinakakain niya. Ito ho kayong mga rallyista na to. Kumakain pa kaya to? Sa pagiging mabalis ni Ramos, sa pagiging tuta ni Enrile, na parang immortal. Mas immortal pala ito sa lorong sana. Kaya makakasama, tama lamang na nandiyan ito tayo. Sapagkat ang ginawa ng DND ay pinuksan ang lahat ng portals ng UP upang sila'y makapasok. Kung sila'y papasok, kung sila ipapasok. Ito na. Sige. Pagkakalimutan niyo pa yung 1992. Alam niyo ho, may katangahan tong professor na to eh. Bakit kanyo? Minali niya ho yung history. Okay? Minali niya po yung history. Sa kanya, ang nangyari ho sa history kasi, totoo na nagkaroon ho ng mga pag-uusap. Okay? Nabigyan ho ng autonomy ang UP across the country. So, sa pamamagitan ho ni Sonia Soto ng League of Filipino Student at nito ni yun nga, Enrile, kaya lang kino-question nga ni Enrile, 86 ako umalis sa DND. Bakit pa paano nangyari? 1989 na pirmahan. O, yun. Diba? So, sinasabi ngayon ni yun yung hindi niya na pinapaliwanag dito. Ito pa. Nung panahon daw ni Ramos, that was 1989, nakipag-dialogo si Ramos, hindi pa siya presidente noon. At ang nangyari pa, binawala na ang kasundaluhan ng AFP natin, not AFP, but yung mga army natin, no? Yung mga militar, binawala ng makapasok sa UP. Ban na sila. Kasi yung una nilang kalaban eh. At dahil ho naamoy nila na kaya nilang utuin ang gobyerno and even Rafael Alunan noong 1992 DILG secretary ni ano ni Tabaco, di ba? Oh. Tabaco pa ba to o kay Cory pa rin 'yan? 66. Okay, ano pa yata yan? Kay Cory pa. O kay Tabaco na. Pero kahit kanino pa naman 'yan eh. Alam niyo ho, itong mga taong ito, may mga utang na loob kasi sa mga komunista. Diba? Dahil kasabwat sila sa pagpapabagsak at paghahasik ng lagim para mapilitan si Marcos na magdeklara ng martial law na kung saan ho sinira nila
Ginamit nila ang martial law para makapaghasik ng lagim at takot sa taong bayan. At eventually, marami hong nautu doon ng mga Filipino, naniwala sa kanila. So it's payback time. Lahat ho ng hiniling ng mga komunistang ito, pinagbigyan. Etong mamang ito, itong si Professor Lanuza, misleading siya, ginagamit niya na dahilan ang UP, na kung saan ho ang gobyerno, ang estado, ay bumabalik sa kanila sa UP para makipag-usap. Haler, baka hindi mo alam, sweldo mo galing sa gobyerno, galing sa buwis ng taong bayan. Diba? So ganyan ho, cut distorted ang mga pag-uutak ng mga to. Yan. Eh sabi pa niya, eh, kung tinanggal nyo na yung accord, tanggalin nyo na rin yung 1992. Bobo pala to eh. Eh kasama na yun dun eh. Amendments yan eh. Doon sa 1992, PNP na ang hindi pinapayagang pumasok. So yung AFP, originally 1989, bawal nang pumasok. Yung unang pag-uusap nila Sonia Soto at saka nito ni Enrile na hindi nga malaman kung may katotohanan talaga nagkaroon ng accord ng kasunduan na kino-question nga ni Enrile ngayon, aba, ang laman lang ho nun, binibigyan ng autonomy ang UP na hindi ho sila pakikialaman sa kanilang mga ginagawang yun, like yung exercise ng freedom of expression, yung ganyan. At sinubukan nila noong 1989, nagtagumpay sila rito kay tabako. So nagkaroon, bawal ang AFP pumasok. And then 1992, Alunan, DILG Secretary, noong time na yan, nakisali na rin ang PNP, bawal. Ang UP ngayon ay meron hong sariling mga pulis. Nang-aaresto pa nga yan ang mga legit. E samantalang yung PNP na yan, nakikipag-in-coordination daw sa PNP. Pero, they're actually protecting their laws are the provisions of the accord. Kapag nakita nila ang police, sila mismo humuhuli. And meron pong record niya na masi-search ninyo na inaresto nila yung mga nag-undercover na police dahil nga may mga lumad na dinala dyan sa UP. I forget the year when. So yun ho yung totoo doon. Itong lokong ito, sa sobrang hype niya, ang hayop na to, nakalimutan niya na yung 1992, nakapaloob lang yan sa iisang accord. So tuloy natin ang kalokohan ng mamang ito. Langiya. Kita mo naman ang panawagan ng isang profesor ng mataas na pamantasan ng ating bansa na pinalalamo natin galing sa buwis ng taong bayan, buwis ng mga OFWs, buwis ng mga pamilya na hindi maka-afford na ipasok ang kanilang mga average na mga anak when it comes to the level of katalinuhan. Pero etong mga privileged people na nakapasok dyan, walang iya, mga ingrato. Etong klaseng professor na to, kung 'di ba? Anong itatanim nito sa utak ng mga estudyante niya? And he claimed, he will claim, makita niyo diyan, yung mga yan daw ay mga estudyante niya. Ibang klaseng professor ito, 'di ba? Ito pa. Ha? Look at his definition of academic freedom. Kapag ka, sila daw ho ay takot, sila daw ay natatakot sa gobyerno, ibig sabihin yun daw po ay pasismo, fascism. Pero kapag ka ang Estado ang natatakot, sa UP, that is academic freedom. Eh kung di ba naman gago talaga ito eh, distorted ang utak talaga eh. Diba? Yan ho ang napapala ng mga sumasama dyan sa mga komunistang grupo na yan. Bubuhayin. So I'm talking to the youth. Baka may nakikinig, baka may makapanood. Ha?
Ang gagawin ho nila sa inyo, hahanapin sa puso nyo ang nasyonalismo. Gapatak na nasyonalismo. Yan. Tapos gagabitin nila yan. Titignan ko may concern ka sa nangyayari. At kapag meron from there, patutubuin nila ang kulay pulang kalawit sa puso mo. Hanggang sa baliktad na ang definition mo. Look at this guy. Profesor ng political science. Eh kung sa UE profesor to, didibatihin to ng mga ano eh, kapartido ko eh, ng mga Filipinista eh. Ganon kami sa UE. Dinidibati kami ng profesor. Kung may profesor na, ano, nagkaroon din kami dati ng ganyan na medyo mahilig-hilig ho sa pula, galing UP, ba, pinapatulan yun doon. Eh kaya lang tinuturo niya is philosophy. So, tinigilan niya. Pero magaling naman yung profesor yun. Kaya lang, alam mo na magaling UP at may kulay yung utak, tako. Pag kung saan mang maputin, i-justify niya. And then later on, hindi na siya nag-advocate ng mga natutunan niya dyan sa UP. Yun. Yun naman yung maganda ron sa professor na yun. And I don't want to mention his name. Yun. Pero okay na yung professor na yun. Nung una, nakakatawa. Then pinadidiscuss sa kanya yung mga dogma nila. So, etong professor na to, hindi ko alam kung sa mga pinagsasabi nito, bobo yung mga kasama niya. O, kasi nga, imagine na sabi niya, wala tayong klase. Ah? At hinihingi niya sa mga nandiyan sa kanila mag-vigil. Ah? Magkakaroon sila ng UP commune. At yun yung picture na pinakita ko sa inyo kanina. Hindi na nga lang ho nila nagawa yung sinasabi niyang susunugin nila. Dati ginawa nila yan nung panahon ni Marcos. Eh. Nagsunog sila dyan, binaboy nila UP. So, pero ngayon, hindi. Takot sila. Bakit ho? Eh, may pulis na eh. So, meron ng ano, meron ng mga kasundaluhan. Malaya na hong mapasok. Yung mga gwardiya nila ron, yung mga sikyo nila, yung mga UP police na sikyo, eh wala hong kapangyarihan yan na mas mataas. Yan sa mga legit. Diba? O, tuloy natin to. Galit na galit eh. Parang gustong manakit eh. Tuwan-tuwa yung mga estudyanteng lakwatsyero. Naalala nyo? Ha? Nung tinalakay natin nun, gusto ng mga to, itigil na yung klase. Diba? Tigilan na yung klase, ihinto na, ipasa na sila hanggang December lang. Magkaroon na ng, ano, ng academic recess. Kasi nga ho, ito talaga yung plano nilang gawin. Yun. At hindi nga sila napagbigyan doon. Kasi imagine, pag binagsak sila ng mga professor dahil itong inaatupag nila, nako, disqualified na sila for scholarship. Diba? So hanggat maari, gusto nila, pasado sila. And then tapos na ang klase, malaya na silang gawin ng ganito. And that is across all universities and colleges sa ating bansa. So makakapag-ipon sila ng lakas. At because there's an accord, then pinipinaniwala nila makakapag-ipon sila ng lakas dyan, nagagamitin nila upang lusubin na naman ang EDSA. Kahit may pandemic. Kaya lang, unsyami na naman, iyak na naman ang mga tungaw na to. Tingnan po natin. Dito pala sa part na to, huli ko na eh. Sabi niya, puta naman. Diba? Bakit pa pinoproblema nila mga komunista dito? Eh naisip niya, mukhang mali yung kanyang nasabi, kaya ang banat niya, may mga komunista ba dito? Diba? Eto pa, nga pala. Alright, Dirty Follower, thank you so much for joining us. Okay? Ingat po palagi ha. Ingat-ingat po palagi. Alright, so tuloy natin to. Eto na. Oh!
ko. Gusto mo miss ko. Sige mo lang. Neil, hindi ito yung tinutukoy ko. Ia-upload ko pa lang yung 2015. Ito ho, December, January 2021 lang ito. Ito ho yung time na binasura na ng Department of National Defense yung Soto Enrile Accord. So, bago lang to. Yun ang kanilang problemang malaki. Hindi kasi nila magawa dyan sa UP ang recruitment, mga aktibidades, mga pag-aaral tungkol sa komunismo at kung paano pababagsakin ang gobyerno, kung paano nilang sisiraan ang presidente, diba? At lahat ng bahagi ng gobyerno. Yan. At hindi ho kasi nila mapagdugtong-dugtong yung na-infiltrate na nila na mga bahagi ng ating sosyedad katulad ng mga simbahan ng Katoliko. Hindi ho nila ngayon mabit-bit dyan. Dahil unang-una, anong gagawin ninyo rito? Masisita sila eh. Diba? UP yan. Dapat estudyante nandyan. Anong gagawin ninyo? Why are you going to do a vigil? O, diba? Anong gagawin ninyo dyan? Kayong mga drivers na mga piston, na mga o ano pang grupo yan. Diba? Hindi nila magawa ngayon yung mapagdugtong-dugtong dyan. Or I mean, maipon dyan sa UP. Plus yung mga ibang estudyante na miyembro ng kabataan, miyembro ng League of Filipino Students, yung mga nasa CEGP, lahat ho ng galamay nila, hindi ho nila mapagsama-sama. At yun ang hinihingi nito, protektahan ng espasyo. Kasi ho, para magkaroon sila ng kalayaan uling gawin ang kahayupang ginawa nila laban kay Marcos, na yung UP mismo, pinagbukha nilang napakagulong lugar. Pero ang totoo, naging kuta nila yon. No, etong mga to siguro, mga batang paslit pa nung araw. Itong mangyari yan. Kaya nakakapraning tong mga to, paniwalang-paniwala sa tinuro sa kanila. Etong mamang to, mukhang matanda pa sa akin to eh. I'll be 45 this coming March 8. So, eto eh, baka buhay na to nung araw na yon. Diba? So tuloy natin. Ang kanyang panghihikayat. Oh, di ba? Yan yung kanilang pinagsisigaw-sigaw diyan na defend UP. I-freeze natin 'to. Diyan pa lang kitang-kita na diyan sa kanya yung yung misleading part na lagi nilang sinisiraan ng gobyerno. Lagi nilang target na siraan ng kapulisan natin, ang kasundaluhan, para maghasik ng maghasik ho ng galit. Itong taong bayan will be, eventually, ay magagalit na ho sa ating gobyerno. Yun ang kanilang ginagawa. Kaya hindi nga nila expected na ganun-ganun lang ho kadali na yung kanilang pananggalang, yung UP, yung tawag dito, yung Soto Enrile Accord, ganun-ganun lang ho, kadali na maibabasura. Yan ang hindi ho nila matanggap. Alright, so tingnan natin mga messages.
Okay, akit tayo ng konti. Okay. Cast wire. Alright. Skitin natin yung mga messages nyo rito. Alright. So sabi ni Chita, yes po, sobrang gaganda ng mga binili ng government para sa AFP po. Sobrang outdated na talaga ng mga ginagamit nila sa AFP. Ay nako, ganyan talaga si... Ano na yun? And then, ito pa. Sa palay nga po, sobrang mura ang bili ng mga trader po. Tapos, pagbenta nila ng bigas, grabe, 500% ang presyo nila. Well, totoo yan. Diba? And good, cast bio sa mga good morning night from Colorado. Written door prul. Sa sobrang taas ng bilihin, kamatis na lang ang partner ng kanin ko. Nakakaluha ang mga presyo, grabe. Uy, at least ang kamatis eh, nakakakilis daw ng kutis. Mukhang kailangan ko yan. Pero totoo, talaga nakakaluha yung mga ng presyo. Diba? Mag-switch ka man sa gulay, ginawa ko yan eh. Ako makapag-ampalaya nga. Sabi ko, tapos sardinas yung isasahog ko dun. Yung tawag dun, yung may itlog na ampalaya. Sabi sa akin, 300 ang kilo. Ho, ano? Ilang piraso ho? Sabi ko. O, eto. 150. Binigyan ako ng dalawang dugyot. Sabi ko, naku, wag na lang ho. Magkano ho itlog na pula? Ayun, mura-mura. O, yun na lang. 15 yata yun o 12. O, kako, tatlo na lang ho niyan. O, tsaka, eh, yung itlog na puti. 5 piso, yung maliit. Okay. So, yun na lang ho, mabibiling mura ngayon. O kaya humabuti talaga, ginawa ng presidente, naglagay ho ng price cap. And again, kita nyo naman, walang makapalag. Kasi may tubo eh. Tumutubo talaga sila eh. Sinasamantala lang nila. Sila ho yung nag-create. Yan, nang nilalaro nila yung law of supply and demand. Dapat nga sa mga ganyan, may kaso pa yan eh. Economic sabotage yan eh. Diba? Right? And then, Nadine Riz Whitey, buti nakahabol pa. Eh. Watch na lang ako sa replay mamaya, sir. Nakikidaan lang ako. OT pa sa work. O, sige po. Salamat. And then, Aurora 644, thanks for the consideration, Roslyn Dolyasin. Right? And then, Caswayo, great new microphone. Hey, thank you. Right? And then, Chita, nako, wala nga pong nag-aaral ng agriculture ngayon eh. O, diba? Saklap. Samantalang yun ang kailangan ng Pilipinas, ang dami nating lupain. Diba? Bakit? May problema ang ating Department of Agriculture, ang ating Department of Education, yung DepEd, may problema ang malaki mga yan. And then Roslyn Dolyesin, boss, naiingayan si Bibi. nagising kanina, yung lakas kasi ng boses ko eh. Di daw siya makatulog. Ako eh, kunwari lang yan, maghapong tulog yan eh. Dalawang buwan na nga pala yan, nga siya bukas. Pero ang haba, ang habang bata. Nako, itong Meralco, high blood na talaga ako. Gusto mong magtanong regarding billing, walang customer service. Pag Saturday, eh yun lang ang available. Nako, dapat ang customer service available yan 24/7. Yan ang pinagkaiba natin sa Amerika. Maliban ho sa mga healthcare accounts na, ano naman, na merong mga, depende rin kasi alam ko dyan, is 24/7, importante ang customer service. So merong mga selected lang na, ano, na call centers naman sa ang mga American businesses na tawag dito na nag-handle naman din ng customer service during weekends. So, ang mahalaga ho, 24/7 gumagana. Dapat Pilipinas ganun din. Kaso nga, ang problema, ang customer service nila, eh, may tigil, di ba? Weekends. Kasi nga ho, rest day. Eh, pwede naman ho nilang anuhin yan eh, irelievo yan eh. Di ba? Yung araw. And in fact, isang system lang din naman yun. Eh, ginagawa lang naman ng customer service dyan, titignan yung system nila, then ang ending, sasabihin sa'yo, punta na lang po kayo rito sa amin, bumisita kayo. Huh? Bakit? Diba? Samantalang pwedeng gumawa naman ng mga escalation para sa engineer yung da-handle or para sa billing.
At DILG naman ho, hinahandle ng customer service. Eh, sobrang Pilipinas eh. Meralco, ganun din. Natututo sila. Dati matino naman ang customer service nila eh. Pwede mo pang personalin na talagang makakaasa ka ng magandang customer service. Pero ngayon, totoo yan. Chita, nakakasakit ng ulo. Yes, umaling asaw po yan kapag summer po. Uy, alam mo rin pala yun, sa San Juan. Yung malaking ilog doon. Pero Chita, again, sabi niya, talagang alam na natin na baka NPA na yan. Right? And then, again, ito po si Pascual Buena Channel, isang OFW sa Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. And then, sabi ni Chita, gurong nagtuturo ng isang pag-aaklas sa gobyerno. Kinakagat niya ang gobyernong nagbibigay ng sweldo sa kanya. Diba? Ugaling traitor. Di ba yung mga ahas? Diba? Pinakain mo na sa palad mo, pinalaki mo, inalagaan mo sila. Tapos, ang ending ngayon nito, Smiyo, ikaw na ngayon yung kakalabanin. Braso mo na yung kakagatin nila. Hindi ho nakukontento na pagidli-gidli lang, di ba? Nakain, ganyan. Sana matulog ang problema. Nalala ko yung kwento ng anak ko eh. Yung kanya kaibigan na may alagang albino na malaking sawa, aba nagigising daw ho siya, nakapulupot sa kanya. Kung minsan man ho, malayo sa kanya, nakatitig. So, nung ni-research niya about that behavior, kasi maliit pa yun eh, alaga niya na. Nako, ang sabi doon, mag-ingat ka na. Kasi sinusukat ka na niya kung kasya ka. So, ito hong mga komunistang ito, mga ingrato to. Pati yung mga estudyante nila na napaniwala nila dyan. Imagine, feeling nila kanila na, na yan na yung kanilang talagang defense line. Ang estado takot daw sa UP. Sumusuko, lumuluhod sa UP. Walang haya ah. So, tingnan natin ngayon, 'di ba? Dapat ho tinatanggalan ng trabaho tong kumag na to eh. At ano eh, tawag dito. Yan ah, ayaw na ayaw nila ng ano, ng terrorism law, yung anti-terrorism law. Ha? Kesa kung ano-ano mga sinasabi nila tungkol doon, pero tingnan mo naman siya, malayang nakangaw-ngaw diyan sa UP. Alam naman niya kasi rin eh ng mga komunista na 'yan. Kung ano yung ang mga limitasyon, ano ang hangganan at saklaw ng anti-terrorism law. O diba, kaya nga nai-enjoy nila dyan. At yan din hong dahilan kung ba't hindi sila nagsunog ng mga pag-aari ng gobyerno kasi pwede na silang ma-aresto. Then Trex C, sabi niya, dati magkasama si TP at si Mike Abe. Oh, totoo, napapanood ko yun eh. And then nagmamagaling siya, inulan namin siya ng batikos, inaraw-araw namin hanggang sa matanggal siya. Kaya lang, binigyan nila ng program kasama ni Admar. Ah, kaya pala. Napansin ko rin nga dati yun na hindi kayo natutuwa rin ki TP. Kasi marami na naman talaga nabubisit na nandun kasama si Mike Abe. Because kaya ni Mike Abe stand alone eh. Diba yung programa niya? Iba style ni Mike Abe. Cool magsalita pero para ka nakipag-usap kay Marcoleta. Tama, Trexy? Ganon si Mike Abe. Mabigat mag-iwa kung maaarin tipo, iwasan mo nang tanungin ka. Kaya huwag kang sasagot ng mali kay Mike Abe. Dahil pagka tinanong ka niya, plus yung tono ng boses niya, eh mauutal ka talaga eh. Oh, kaso isinama itong si TP. Oh, ti galing-galingan. Oh, yun, tinanggal, nalipat pa. Yung nga, nagulat ako na wala siya doon. Sabi ko, uy, salamat. Mukhang answered prayer ata ah. Natanggal siya. Aba, makita-kita ko, may segment kasama si Admar. At bida-bida na naman din siya doon. Ay nako, TP. Hindi nga siya kinuha ng ano eh, ng 'di ba, ng PCOO. Oh. Hindi nga siya kinuha doon eh. Sabi ni Chita, may hakot na mga pamparami sa rally ay sa ano ba 'yan? Matatalino pero hindi ginagamit. Eh nga eh, 'di ba, kung matanda, napansin din ng ibang vlogger 'yan dati. Nakita nila 'yan. And then sabi ni Neil, we are rebelde, makibeki. Kay Trillianes yan eh. Sabi ni Banat Bay, makibeki. Si Trillianes. Eh, bading-bading naman yung mga yun sa kanyang pakikipaglaban. Diyos ko, ngangal-ngal, manglulusob ng nananahimik na hotel, maninira ng moments ng mga tao doon. Diba? Ba't hindi na lang siya doon nagwala sa kampo eh. Tapos yun na lang yung kinubkob niya, isang kwarto. O di at least, wala siyang dinama eh. Imbuisit na yan. Gobyerno pa nagbayad. Dapat siya pinagbayad sa damages eh. Diba? Ayun ako. Tapos eh, isang lusob lang sa kanya, isa lang ang pumutok, wala na.
Sumuko na, dalawang beses niya pang ginawa. Ay, nako. Ako pinagsisisihan ko talagang binoto kong lukulukong yan. Pero isang beses ko lang namang ginawa yung pagboto na yon. Dahil nga galit ako kay Gloria Arroyo sa ginawa niyang pagtraidor kay ERAP na halos madurog na ni ERAP, mapulbus na tuluyan ang MNL, ang ano, ang MILF at isusunod na yung mga NPA. Aba, Gloria Arroyo nakipagsabwatan pa sa ngalan ng kapangyarihan. Tagumpay nga naman sila. Diba? Right, and then Aki Zeloso, baka yung iba dyan, anak pawis, ay malamang. Diyan sa UP na yan, and pinagmamalaki pa kanina, eh, etong mga lumad, bakit lumad lang estudyante mo sa UP? Aba, nakakapagtaka yan, Prof. Ano tinuturo mo, bakit lumad lang sila, diba? Political science yung subject na tinuturo mo. Then Neil and Castwayo, no audio? Bakit? Siguro nang prenes ko yung, ano, yung audio. Kasi pinagagalitan ko yung anak ko eh, kumakanta-kanta sa likod niya ba naglalaro. And then, sabi ni Chita, imbis na turuan ng mga estudyante, eh grabe, need ba na lumuhod ang gobyerno sa UP? Grabing magsalita siya. Misleading, di ba? Pinapaniwala lang niya sa mali niyang mga pinagsasabi, itong mga nandyan sa UP. Alam niyo kung bakit niya inuutuyan ng ganyan? Kasi nga ho, may mga hakot, may mga hakot dyan. Kita nyo naman, hindi estudyante na andun, di ba? So, yan ho yung target niya doon sa kanyang, ano, sa kanyang mga pinagsasabi dyan. Nahanap yung ibang picture na merong mas malaki nun eh, na kaharap nila eh. Okay, let me check this one. Right, and then, Neil Plaza. Uy, Marcos, nice. Right, and then Pascual Bena. Thanks, host. I appreciate that. All right. Walang ganuman po. It's a pleasure. Right, and then Esther Pagay. Balik Marcos again. We need Marcos. Remember, President Duterte, kagabi, kung napanood nyo yung LS natin, doon sa party ng, ano, ng prophecy kay BBM. Diba? Na binanggit ni President. Totoo namang binanggit ni President Duterte yan in one of his speech. Na sabi niya, I cannot resolve all this. Humanap kayo ng Marcos. Maybe somewhere there. Yan. Binanggit niya mismo yon. Kasi alam niya na etong si Marcos, si BBM, alam kung ano ang plano ng tatay niya na development para sa ating bansa. At yun ang kanyang ginagawa ngayon. So, diba? Eh, ito nga nakakatawa. Yun lang Skyway, kiniklaim ng mga tropa ni Noynoy. Eh di sige na, i-claim nyo na ka, o inyo na. Bakit? Sino ba nasa puso ng taong bayan na talagang tumapos yan? Diba? Yung nagsimulang maghukay ng pundasyon na may mga kaakibat na maraming problema pa pala sa right-of-way, o yung tumapos sa right-of-way issue at nakapagpatakbo ng mga sasakyan dyan na administrasyon. So alam ng taong bayan, kanino talagang credit? Tatapos na ang buhay ng mga Aquino at Cuangco sa politika. Na walang inatupag kung hindi mag-credit grabbing. O, diba? Kamusta ngayon? Sino sa kanila ang nasa administrasyon? Diba? Ano lang naman yan eh. Ikot lang naman ang gulong ng kapalaran. At sana nga, makalsuhan na sila. Right, and in Doro Prul, itong mga realista ay punong-puno ng, PGH sa kanilang mga puso. Kaya wala silang kapayapaan. Kita niyo yung aking pusa. Si Pasal umakyat. Yan yung alaga namin pusa na nung maliit. Eh, maraming mga numero kang makikita sa katawan niya. Very visible. Hindi naman namin na naman kami nanalo sa daw to. Alright, Maki Becky, sabi ni ano. Sabi rito, bakunahan ni Lanuza. Ay, bakunahan si Lanuza. Para manahimik. O nga, baka walang pambiling bakuna si Lanuza. Tama. Right. And then, correct, ingrato talaga, di ba? O nga, mga ingrato eh. Di marunong tumanaw ng utang na loob. And is that the way saying, thank you government, thank you taxpayers, thank you parents, di ba? Because they cannot say thank you NPAs because wala kang pambayad ng tax yung mga yan eh. O, ang aharbat niyang revolutionary taxes. Right, sabi ni Esther Pagay, mga pasaway ng UP, pera ng gobyerno, FW kami. Marami kaming perang nagagamit ng mga libreng pag-aaral
ng UP. Exactly. Di ba? Tapos eh, ganun lang ang kahantungan. Di ba? Mga anak natin, no, anak ng mga maraming OFW, hindi maipasok ng UP. Di ba? Tapos itong mga privilege na nakapasok dyan dahil matatalino, bumaluktot ang utak dahil merong professor, merong mga stakeholders na nag-a-advocate at sumusuporta dyan sa mga komunista. You know, masaklap. Kaya then dapat talagang linisin ng UP. Correct. Pero ni Esther Pagay, sabi ni, hello Esther Pagay, sabi ni Aurora 644. Right? And then, Esther Pagay, mas stop na yung budget ng PUP. Ako, isa pang eskwelahan yan, di ba? At salamat, in-address yan ng ating presidente at ng Department of National Defense. And then, Pascual Bena Channel, ako rin, Marcos talaga, matibay at mayroong paninindigan. Right? And then, Neil Plaza, Marcos 2022 na yan. Okay, and then, hello, Ms. Aurora 644, good evening. Okay, and then, Chita Cabanza, may social distancing ba yan? Wala, kasi nga UP yan, UP Republic yan, walang COVID. Eh dyan, kapag ka sumita ka ng nakakatakot ng sitahin yan ng social distancing, sisitahin, pag sita mo, hihuhulihin ka na ng mga eh, kasi mukhang sabik ng manakit eh. No? Pag sinita mo yan, anong social distancing? Dalhin ka niya agad sa likuran. And then, hindi ka na makikita uli. And then, Esther Pagay, libreng pag-aaral ng UP, mga pasaway, dapat huwag nang paaralin ang mga yan. Then Neil, sabi niya, Chita Cabanza, 2015 pa po ang footage, sabi ni Sir JDB. Alright, and then, Chita Cabanza, ah tama, gusto ng lakwatsya. Alright. Oo nga, isipin mo, Disyembre, tama na klase, wala na. Pasado na dapat sila. Wow, ayan ang gusto nilang gawin kasi. Trabahuin nila ang pagpapabagsak. Right, sabi ni Roslyn, lapas si Banat Bay. Nako, mga launa pa yon. And then, Dirty Faller, bye na po muna sa lahat. All right. Okay, ingat. Rechita ay okay po. Akala ko po then bago po. Ah, okay. So yung kanina, bago 'yan. Ano lang 'yan eh, January lang 'yan. Yung video na 'yan. And then yung i-upload ko mamaya after this LS, yun yung 2015 pa. Na nagpapatunay na yung professor na 'yan si Lanuza eh talaga hong alagad ho talaga ni Joma. And take note, dyan pa rin ho sa UP, ginanap yun. Facility pa rin ng gobyerno. Okay, then Neil Plaza, Roslyn Dulesen, can't wait for Banat Bay collab ni Sir JDB. Okay. And then Roslyn, paus na nga sa sigaw eh. Ayun nga, halatang-halatang paus na galit eh. 2019 or ata 2020 yung footage, hindi 2015 kasi may mask sila. Right, and then sabihin mo kay Banat Bay, right. Kapag kasi naalala ko ang UP, Maki Becky agad nasa isip ko. Ah, okay. Sigaw nila lagi yan, Maki Baka. Ako naman, naiisip ko yung pagkain, yung Maki, saka paborito ko baka. Rendel Plaza, salamat po Sir JDB sa info. Sising-sisi ako sa pagsama sa EDSA 1 dahil ngayon, ako'y mulat na walang kwentang ginawa ng mga Aquino. Right, and then hostel, importante dun eh, diba? Nalaman natin ating pagkakamali at hindi na natin sinundan. Yun po yung pinaka-importante doon. At yun ay malaking sampal, no, sa mga Aquino at sa mga Kuwangko. And then, Joselito Balanay, Sir JDB, sa replay na lang, itutuloy. Maaga kasi ako mamaya. Thanks, more power. Okay, thank you po. Ingat po at enjoy po sa pagtulog. Cast Wayo, ang daming nabulag ng dilawan. NPA 4 days. NPA, your days are numbered. Nako, correct po. Kaya ho eh, nabubuang na yung mga yun sa UP. Gabi-gabihin na nila yung ganyang ginagawa nila. And then, correct ka po, economic sabotage po. And then, Mayor Nazara, umabot din ng live. Okay po. Salamat po, umabot kayo ng live. Ganyan po gawin natin lagi, mga 9 or 9.30 or 10, 10.30 po yung ating live stream. Pag inabot po ako ng 10.30, ibig sabihin, talaga pinag-aaralan ko ho yung ano natin. Ganon din naman, syempre pag maaga. Inaaral ko yan, mga bandang alas 3, ganyan, alas 2, ganun. Tapos matutulog po ako para buhay tayo ng gabi. Yun. Rendoro Prul, still watching idol para makabawi. Alright, thank you po. And Cast Wayo, Bulgarian, na ang NPA, military. What you're waiting for? Pati si nanay, nalo ko na sumama na sa rally.
'di ba? Ilan rin mga 'yan eh, mga 5 katao 'yung nakuha ng picture diyan eh. Pero noong una okay siya, kaya lang ngayon mukhang bayaran na din, sabi ni Maynard Zara. Okay, and then natawa ako sa Maki Becky. Yan 'yung ano ni Banat Bay sa kanya eh. Kay Trillianes eh. Kailan kami mag-collab? Nako, hindi ko alam po. Wala ho akong, sa totoo lang po, may contact lang ho ako sa mga kapatid na vloggers sa Manila Bay. Pero dyan sa ibang mga malalaki, kagaya nila Banat Bay, may contact ho kasi si Banat Bay sa gobyerno mismo. Dahil siya ho ay manager ni Mocha Uson. Yan. Ako ho, wala ho akong contact. At saka kay Bongo, may contact siya sa mga yan. Ako wala talaga akong contact. Maliban dun sa mga taga Manila Bay, mga vloggers dun. Nakakapwa natin mga maliliit na mga vloggers. Pero kung collab, wala akong problema ron. Maganda ho yun. Basta ho ang mahalaga para sa akin ay sa, tawag dito, ikamumulat ng isipan ng mga kapwa natin Filipino. Kahit ano pa yun, wala tayong problema dyan. Basta safe. Diba, hindi tayo matatarget ng mga NPA. Yun yun eh. Right, and then, sabi niya, correct, tuldo ka na ang mga credit grabber. Right, and then, okay, PGH. Apuot, galit at hinanakit. Okay, yun pala yung PGH. So, alam mo na, Cory. PGH, puot, galit at hinanakit. Yun. Then, Neil Plaza, UP ang lata, may kinikilingan. May pinoprotektahan. Ulitin natin. UP ang lata, may kinikilingan. May pinoprotektahan. Serbisyong komunista lang. Sana meron sumasabay ng kanta, no? Right in Trexie, sir, sabay kayo ni Coach Jarrett. I know. wala akong magawa eh. Wala akong makuhang oras talaga eh. Tulog pa naman kayo pag ginawa ako ng asyete. Eh. Diba? Wala tayong magawa. Talagang ganon. And then, too bad, short-lived ang mga dilawan. Right? Eh, sana nga, talagang short-lived. Diba? What I want is forever. Diba? Baon na natin sila sa limot. And then, Tita Au, dito ka po ba? Watch ka din kay Banat Bay mamaya. Kung gusto mong sumayaw, tumawa, magalit, ma-inspire. Okay. And then, Romana Kirit, good morning, night, present host. Uy, magandang umaga sa inyo. Good morning night sa inyo, Romana Kirit. Right? And Roslyn Duliesen, connected na sila sa DENR. Yun nga po, connected na po sila sa DENR. Yun. Ako naman, ayoko namang makakonect sa DENR. Ganon. Kasi ayoko yung parang mapipigilan ako kasi marami ho ko talagang issues doon sa DNR kasi marami silang dapat na tinitignan din. Katulad na lang rito sa issue ng sa Montalban Rizal na yung quarrying dyan na lagi nilang nagiging sanhi ng mga pagbaha. Eh kung saan ho pag-aari pa pala ng isa sa mga Power Rangers ng Kongreso, si Mike Defensor. O, diba? So, gusto ko yung gano'n na malaya akong makapag-ano sa kanila. Hindi yung parang may utang na loob ako, gano'n. Pero isa ko rin ho kahilingan kasi yan din dati na dapat itong DENR kasi yan ang hinaing ng mga vloggers ng Manila Bay eh, na ano ba naman itong Manila Bay? Ito naman kakong ano, DENR. Walang ibang nagpapaliwanag araw-araw, walang ibang nagpapakita ng mga magagandang ginagawa nila rito sa paglilinis ng Manila Bay at pagpapaganda. Kundi ho kayong mga Manila Bay vloggers o mga nagko-cover dito sa Manila Bay. Sabi ko, dapat nga, ito eh, si Mato, tsaka yung mga USEC and ASEC niya dyan, eh, bigyan kayo ng tip dito kung kailan yung mga pagpunta nila rito, bigyan kayo ng access dyan, di ba? Yun ang ginano ko sa kanila noon. At ako natutuwa ako na ngayon, connected na sila. Yun. Kaya kikita ko lagi sa, uy, sabi ko, nice. Naipapakita nila, napapasok nila, kagaya ng mga Forest Reserve, na inaalagaan ng DENR, di ba? So importante 'yun. But for me, importante ho kasi para sa akin ay makita ko po yung ibang mga issues na dapat nilang ma-address. All right, kasi yung mabubuti, trabaho nila 'yan na gawin eh. Di ba? Sa atin naman for me, my call is hanapin ko 'yan, but not tawag dito, get me wrong na panira sa gobyerno yung gusto kong mangyari, hindi po. Hindi ho. Kasi ho, maraming mga mamamayan, lalo sa mga probinsya, na hindi ho makapag-paabot ng kanilang hinaing. Siyempre, maraming mga humaharang. Diba? So, sa pamamagitan naman ng ganitong platform,
eh pwede ho natin ito na ano, pwede natin ito na mabanggit dito sa ating channel, matalakay natin at the same time magkaroon tayong enlightenment and then giving them chance na ma-address yung issues na yan. Yun po yung aking punto roon. But again, ako'y natutuwa so far dyan sa nagawa ng DENR sa Manila Bay at sa kanilang tagumpay noong November laban dito sa Anakbayan, ay no, sa Akbayan party list nila Risa Ontiveros na pinapakontempt ang DENR. E talo, di ba? Pahiya. Kaya ho, naging daan yan para ituloy na itong phase 2. Ang hindi ko lang ho kasi nakakatuwaan dito, hindi ho naging extensive yung paghahanap ng DENR dyan sa gilid ng Manila Bay para makita yung mga illegal na connection daw na, alam mo yun, yung mga nagbubuga ng maruming tubig dyan sa Manila Bay galing ho sa mga century-old na halos na mga kanal. O, yun. Sayang. Para sa akin kasi, sayang ang panahon, gastos, na dapat sana mga bandang August pa lang, malinis na tubig dyan kung naagapan yon at nadadivert na ng tama. Di ho ba? Pero sa ngayon naman, ang tuwa ko kay si Mato, nung makita niya yung pinagkatago-tago ng blue fence doon na may parang katulad ng butas dito sa may Manila, sa may Manila Yacht Club, nakapagbataas ang tubig, bumubulwak yung tubig kanal galing sa kabilang side ng Manila Bay. Pero ito hong nandito sa may yung nilalagyan nila ngayon ng black tube, yun po ho, direkta ho talaga yun. O wala hong araw na pinipili yun, direkta yun. Kaya yung tubig ho doon, pag nakukuna ng drone, nakikita nyo kulay puti. At yun rin yung pinagtataka ng ibang mga vloggers, no, na bakit na parang milagro daw na muti yung tubig sa Manila Bay. Mga sabon-sabon yan eh. Mga ano yan, mga kanin-kanin, langis-langis. Yan yung mga napupunta dyan. Kaya ho maraming ibon kasi yung mga isdang mga kindergarten ng mga isda, nagpupuntahan dyan, kinakain nila. So yung mga ibon, pinagpipiestahan sila. Ayun ho yun. Alright, so cheetah, sabi niya. Gabi lang online class. Yung sa umaga. Yung sa anak ko kasi, yung online class niya, hindi niya nagagawa sa araw, then gagawin naman nila ng gabi. So yung mami nila, yung nakasama nila. Right, and then yes, Dulyesen, sabi ni Aurora 644, and then Kaswai, mabuhay mga vlogger like you. Nagigising ang mga naloko ng mga dilaw. Right, salamat po sa appreciation. And Roslyn, silent viewer lang pala. Tita Au. Right, and then, alam ko related talaga to sina Roslyn Dulyesen tsaka si Aurora 644, di ba? Sa vlog yata yun ni Coffers, doon ko yung nabasa. Okay, and then, ito. Roslyn, kanina may nakita na akong Alice ni Banat by second Alice na yan mamaya. Right, and then Roslyn. Ah, okay po. Sino po kakulab sa LS niya kanina? Right, and then Cheetah, sabi niya. Antivirus, Apple din eh. Nako, lagi naman eh. Okay, and then tinakpan po nila yung butas doon sa Manila Bay. Yun nga, tinakpan nila yung butas doon. Ang hindi ko naman ho natutuwaan dito, ako, I'm against na tinakpan po yung butas. Trabahong tamad yan eh. Alam niyo ho kung bakit? Babahain ho yung mga restaurant dyan. Unang-una po, my point is this. Hindi ho yan malalagay ang mga drainage na yan dyan nang wala hong approval ng City Engineering's office. Di ba po? Kumukuha ng business permit. Di ba? Isa sa hinahanap nila yung sewage system. Inaprubahan nila yan. So, ibig sabihin, alam talaga ng Manila City Hall yan. Hindi ko na binabanatan dito si Yorme. Ang binabanatan ko ho rito, itong mga nagpapakainutil dyan na nasa Department of Engineering ng Manila City Hall. Imagine, wala daw silang blueprint ng mga butas dyan, ng mga kanal. Bakit kayo nag-a-approve? Hindi nyo pala sigurado sa nagtakbo ng tubig. At saka yan, hong mga tao dyan sa engineering nila, ng Manila, hindi ho yan affected ng pagpapalit ng mayor. Sila-sila pa rin ho yan. Kung may bago man, kasi ho, nawala na yung mga dati. Saan ko napatunayan sila-sila pa rin yung dati? Minsan ho sa isang live vlog ng isang kasama dyan sa Manila Bay na nagko-cover noon, dyan naman sa Kapitolyo,
Nabanggit doon, may nangumusta eh, nasa Amerika na. Na si ganito, nandyan pa ba? Nakasama ko yan sa, ano, during the time of Manila Mayor Mel Lopez, sabi niya. Ay, sabi nung vlogger, nandito pa po. Nasa engineering pa rin po siya, nandito pa rin siya hanggang ngayon. Eh si ganito, ganyan. So my point is, sila-sila pa rin naman yung mga tao, so imposibleng hindi ho nila alam yun. At nung time na yun, engineer na rin sila. O, yan na rin ho yung trabaho nila. Karir nila yan eh. Hindi sila affected ng pagpapalit. O, sa akin lang is, sana nakipag-coordinate sila ng maayos sa mga taga-DENR. At dapat naman ngayon, ang ginawa ng DENR, hindi ho nila tinakpan yan. Kung hindi ho yung mga butas talaga na yan, trinace yan, natitrace naman yan eh. Kung saan ang lusot niyan, saan ang daan niyan. And then, hinukayan nila yan ng isang tubo, papunta ho, no, para makulek, maipon, papunta doon sa linya na nagdadala ng tubig sa STP, doon sa tawag dito, sa treatment facility. Dapat ho ganun ang nangyayari doon. Diba? Right, and then, yun ang issue ko sa kanila. Nadi-disappoint ako. Kasi sabi ko nga eh, ang mayor ninyo may political will. Todo trabaho. Puspos sa trabaho yan. Wala tayong masabi niyan, Kisko. Pinagtatanggol natin yan. Nung inaakusuhan niya na siya ay isang komunista o NPA. Dahil alam naman natin kung paano siyang niloko nila Joma Season. No? Pero sa kabila ho ng effort ng mayor ninyo, nagagawa niyo pa. I know naman, galing kayo sa dating mayor at mga dating mayor. Diba? So sana yung katamaran noon, hindi na ninyo dinala ngayon. Panahon na nang masisipag ngayon sa Maynila. Oh. Bakit pag nandyan ang DENR sa Manila Bay at naghahanap ng mga butas-butas na yan, wala ang mga taga-engineering's department? Di ba nakakapagtaka yun? Are they hiding? Yes, they're hiding. And they're hiding something. Tapos walang blueprint. Kabalbalan. Hindi ho nasunugan ang Manila City Hall. Hindi rin ho nabaha ang Manila City Hall para mawala ng kopya. Paano maaaprubahan? Di ba? Tama si Chita eh. Walang blueprint? Bakit na-approve? Diba? Eh, isa yun sa requirement. Exactly po. Diba? That's my point. Diba? Tigilan ang pagiging tolongges dyan sa kanila. Oh. Alright, and then Alex Ledesma, malapit na ang matunaw ang mga NPA na yan. Ako po, totoo po yan. And I can't wait to see that. Okay, and then at Chita Cabanza, yep, may umaapaw na daw po na culvert. Nakalimutan ko lang kung saan. See? Kasi yung pagtatakip niyan, hindi ho makaka-resolve ng problema. Makakasira pa ho sa mga negosyo. Yan ho sana ginamitan ng talino, hindi ho, di ba, kaipalan o katangahan. Sorry for the word, but I'm really, really disappointed doon sa ginawa nila na yan na pagtatakip ng butas. It doesn't address, di ba? And besides, alam niyo naman ang Imbornal, nagkakaroon ng methane gas yan. Paano kung biglang may sumambulat bigla dyan sa kalsada? Diba? Hindi natin masabi yan. O, kung hindi kayo aware doon, may mga ganung mga instances. And one time dito sa barangay namin, hanapin ko yung video, dito sa may Kaliraya, kanto ng BMA. Naglalakad yung isang mama, summer yun. Akalain mo yung Imbornal, ha? Yung takip na bakal. Lumipad mula sa gitna ng Kaliraya. Kaliraya Street, lumipad. Muntik tamaan yung tao sa mukha. Eh kung tinamaan ng bakal yun, wala na, utas na yun. So, ganyan ho kadelikado yan. And then, Pascual Buena, continue watching, Sir JDB. Thank you po. Leonardo Tan, magandang umaga sa iyo. Right? Good morning. And then, Chita, hala, walang blueprint. Bakit na-approve? Eh, di ba? And then, Roslyn, opo, Copars family. Eh. Anak ni Tita Au ang Copars. Yun, di ba? Visit nyo din Copars vlog, guys. Di kita nyo na po rin po. Salamat po. Yun. Nung huling nakasama ako sa live ng Coffers, tawag dito. Sino ba yun? Si ano? Jacob ba yun? Yung nagsasalita doon. Last week yun eh. Yun. Doon lang ako na nakipag-chat ulit sa nila. Yun. And then, na-meet ko lang talaga sila siya personally nung ano, nasa Tulay. Nilalapitan ko sila noon. Nung bumagyo ng Ulysses. Yun. Kaya di ba, kwento ko nga sa inyo kung paano nasira yung cellphone ko. Bumaliktad yung payong ko. Kasi nandun ako sa ibabaw ng Tulay. At tiyempo naman tong si Ulysses, eh,
pinagsasampal yung tulay. Aba, nagbabibrate yung footbridge sa tapat ng white sand. Yun. Yung payong ko mahina, bumaliktad. Yun. Oh, live na raw si Banat Bay. Right? And then, si Chita ulit, sabi niya, dapat nakipag-coordinate sa office ng mayor para natanong ang mga nasa engineering department para malaman kung sinong tulongis din dyan. Exactly. Ginawa naman ho nila yun eh. Ginawa naman nila yun. Kaya nga nalaman, ang sagot, eh, wala raw blueprint. Okay, and then Roslyn Dulliasen, hi Boss JDB, mag-end haka na po kasi banat play na. Yep. And then Laura Biason, good evening Mr. Johnny. Uy, magandang gabi rin po sa inyo, Laura Biason. And Trexy, sa susunod sir, bigla bumahan na lang dahil sa tinakpan na lang na butas. Exactly, that's my point. Di ba, tatagas sa kalsada. Ano to, masaya tayo? Na napeste yung mga negosyo? Di ba? Eh sa kanila naman, in good faith, they complied with, inapurbahan. Oh, yun yun eh. Diba? So dapat gawin ng tama. Alright, and then Lotte Biason, si Aling Lomi, bilang pala mahina sa mat, pati sa history. Nako, eksakto po. Alright, so maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kapwa Filipino, na pro-Filipino, pro-Philippines. Alright? At sa pagsama sa atin sa ating live streaming ngayong gabi, at bukas po ulit, sama-sama uuli tayo sa panibago na naman ang pagsasaluhan natin at pag-aaralan. Muli po, pagpalain kayo ng Diyos. God first. Bye-bye. Doon tayo, Banat Bay. Alright?